What's up mga kasushi? Ito na naman po tayo. Magandang gabi sa inyo mga kasushi. Ang iyo pong lingkod, si Sushi by George. Sa episode na ito, ang gagawin po natin is yellowfin tuna tataki. Tsaka ipapakita ko rin po kung paano gumawa ng ponzu sauce ngayon. Sasabay na po natin. So ang tabayanan nyo po dahil magtitimpla po tayo ng ponzu sauce. So ito po yung gagamitin natin, yellowfin tuna. Ito po yun. Ganda po ng kulay niya. Tataki po ang gagawin natin dito. Tsaka white onion. Tsaka seaweed. Yan po. Tapos magtitimpla po tayo ng ponzu sauce. Papakita ko po sa inyo. So umpisan po natin ang ponzu sauce. So ito po, magtitimpla po tayo ng ponzu sauce. Kasi nakatimpla na ako kagabi. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano magtimpla ng ponzu sauce. Ang pangunahing kailangan po natin is rice vinegar, soy sauce, sake. Ito po yung brand na masarap na sake. Pero konti lang ilalagay natin. At saka combo. Kung di ko wala kayong combo, ano po yung kelp ang kailangan. Ito po yun, kelp. Kelp at combo, isa pong klase yan na ano, ng seaweed, parang seaweed. Pero yung malalaking hibla, ibababad po natin dyan. At saka bonito flex po, kailangan din po natin. At saka meron. So, yan po ang mga pangunahing kailangan natin. So, umpisa na po natin ang pagtimpla ng ponzu sauce. So, lagay na po natin itong, ano natin, bonito flakes natin. Kasi ibababad po ito ng 24 hours. Yan po. Bago natin salain. Nakagawa na po ako, papakita ko lang. Ganito po ang paggawa ng ponzu sauce. Saka yung kelp at saka combo, iisa. Seaweed is seaweed. So ito po yon. Pero ano po nyo, yung amag niya kasi, tanggalin nyo lang. Pero ganyan na siya. Babad natin yan. So, ang una is vinegar. Kung wala kayong citrus or rice vinegar, vinegar pwede rin po. Na ano. Pero mas maganda, rice vinegar. Ito po yon. So, kung anong dami ng soy sauce, ganun din kadami ang vinegar. Magkasing label lang po sila. So, 1 cup. Dagdagan po natin 1 and a half. Ganun din po yung soy natin. Japanese soy ang ilagay natin. Ito po yung brand na maganda, Kikkoman. 1 and a half cup din ng soy. Po. Saka 2 tablespoon ng sake. Sake. Yan po masarap na sake. Then meringue, 2 tablespoon din na meringue. Yan po yung mga ingredients niya. Then ito po is 24 hours na ibababad bago natin salain. So yan po yung ano natin. May nagawa na po ako. Kaya ganyan lang po ang paggawa, yung ingredients. Ilalagay ko po sa description sa video natin yung mga ingredients ng ponzu sauce para masundan nyo. So, babalik na po tayo sa yellowfin tataki preparation. Po natin itong onion ng maninipis. Tapos, i-rinse natin ng tubig. Kasi pan-dressing natin dyan sa tataki. Sa seaweed, nagbabad na po ako ng seaweed. Ito na po yung seaweed natin na binabad. Yan lang po ang pangunahing ano niya. Maninipis lang po yung ng onion natin. I-rinse natin ng 9 times para mawala yung lasa at saka yung amoy. White onion po ang kunin nyo. Sarap po ito.
po yung display niya. I-cut na po natin. Manilipis lang po ang cut. Ganyan lang po. Ganyan lang po ang pag-cut niya. Maganda, oh. Yung ano niya. Kakat po tayo ng cucumber. Manipis lang po. Pang dressing natin. Kaya na po natin tong onion, white onion. Yan lang po ang paglagay dyan. Hindi kasi dami ng gusto nyo, kung konti lang. Seaweed natin. Ilagay po natin itong seaweed. Ganyan. Depende sa gusto nyo. Karami. Kung mahilig kayo sa seaweed, it's good for your health. Lagay na po natin tong design niya. Play it like a superstar! Sabi niya. Yan po. Para siyang ano, superstar. Lagyan po natin ng Japanese mayo. Para masarap yung cucumber. Ito na po. Itong ponzu sauce na ito. Ay, so yung ponzu sauce po pala, 24 hours yun na dapat nakababat bago nyo salain at dessert. Tatagal po yun ng 2 buwan kung susus na yun. So, maganda po yun kasi pwede po sa beef, sa isda, sa usawan. Masarap po sa usawan yun. Katulad nito, yung mga dugpin tuna, nilupin tuna, abacor tuna, salmon, at marami pang iba. Pwede po lahat yan. So, ngayon, lalagyan na po natin ng kung susus. Dito lang po yan. Yan na po yung sauce niya. Yan. Ganyan po rin sa iba. Oh, ang ganda. Then, Japanese seasoning. Palasa po. Huwag masyadong marami. Kung ayaw nyo po ito, kasi manghang po ito, masasayang nyo po ito. Ganyan lang po yan. Wow. Kung gusto nyo i-dip sa wasabi, nandyan po yung wasabi natin. Ito po, yung wasabi. Soy sauce. Lalagay na lang po tayo ng soy sauce.
So ito na po yung yellow pinto na natin. Napakaganda. Parang araw talaga. So yan na po. Yan po. Wow. Kumpleto na po yan. Kung gusto nyo i-dip ng wasabi soy sauce, nandyan na rin yung ginger nya. Yan po, ganyan lang po. Happy tayo sir. From the best yellowfin tuna tataki. Yan po, pupunta na po tayo sa testing time. So maraming salamat po sa mga bagong subscriber natin. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo dito. Pindutin nyo na po ang subscribe button. At saka huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang bell button natin para updated kayo sa laging i-upload natin na video. Marami po tayong matututunan dito. Sana makatulong itong pamamaran na ito para makagawa kayo ng sushi sa inyong bahay, mga kasushi. So, pupunta na po tayo sa testing time. Sa Facebook page ko pala. Dito po. Saka sa Instagram, nagpo-post din po ako doon, mga kasushi. So, maraming salamat po. At testing time na. Testing time na po tayo. Yan lang po pagkain nito. Natin yan. So good. Hanggang sa muli mga kasushi. See ya. Ano episode natin. Bye. Bye.